Galing daw sa pulis ang pang-itaas na uniforme ng PNP na suot ng 12 anyos na batang inireklamong nangungutong sa mga chopper ng jeep sa Pasay Rotonda LRT. Sa picture niya, yung first boto niya nasa dibdib niya na dito sa baba. At yung bulsa niya, hindi napaliitan hanggang tiyan niya na yung bulsa. So uniform yun ng malaking tao na pinatabasan niya manggas at saka sa braso. Pero hindi niresize yung kwelyo at saka yung mga buttons. Pero kung sino ang pulis na nagbigay nito at ng iba pang parafernalia, palaisipan pa rin sa Pasay PNP. Maraming mga nakakakilala sa kanya, mga RPSB na pakalat-kalat sa kampo dahil nagtitindang araw na sigarilyo noon. Nanghihingi siya kung kanina ng mga pinaglumaang uniform. Tapos yun na nare-resize niya. Actually, sumasama nga siya sa jogging ng mga nag-i-schooling dun eh. Kilala sa lugar ng Pasay Rotonda LRT ang bata, maging sa mga nagsisilbi sa karinderyang ito na nasa likuran ng MMDA Traffic Outpost. Dito siya kumakain. Sino kasama niya pag kumakain, kuya? Siya alam mo, isa. Saka sino nagbabayad po? Hindi nga nagbabayad siya rin. Hindi nagbabayad? Opo. Nagpapalista po? Nililista namin. Dalawang beses sa sanag, ano, hindi yung kinain niya, hindi nabayaran. Ano sabi niya? Sino daw magbabayad? Yung may tinuturo sa dyan na kuwang, MMDA. Ipinakita sa amin ang listahan ng utang ng bata na ipinangalan sa isang MMDA traffic constable, si Lawrence Jeronimo. Siya rin ang binanggit ng bata sa welfare officer na naguutos daw sa kanyang mangotong sa mga jeepney driver. Pero kahapon, binawi ng bata ang kwento. Pinuntahan namin ang lugar kung saan nakadestino si Jeronimo pero panggabi raw ito. Mga kasamahan niya ang nakausap ko. Nasanay yata yung bata na gano'n na kada gabi na lang pupuntahan siya rito, manghingi ng pangkain. Kaya nga sabi ko nung lumabas yung balita, parang baliktad yata. Parang hindi siya yung may pakinabang sa bata, yung bata may pakinabang sa kasamahan namin na si Jeronimo. Nakausap ng GMA News si Ray Arada, head ng Special Traffic Transport Zone ng MMDA, na siyang nakakasakop kay Jeronimo. Ayon kay Arada, pinag-report na si Jeronimo sa MMDA Security Intelligence and Investigation Office at nakapagbigay na ito ng panig, subalit wala pa siyang kopya nito. Samantala, isa pang pulis ang nabanggit ng bata sa welfare officer, si retired SBO2, Rizaldi Medalia. Ito namang sinasabing na involved, bali last year pa siya nag-retire na, no? Nag-optional retirement. So basically, wala na kaming control doon sa sinasabing tao na involved dito. Lumalabas sa investigasyon na nakilala raw ng bata sa Kambagong Diwa sa Taguig si Medalia noong siya'y instructor pa ng motorcycle riding course. Sa course na ito, estudyante rin daw ang traffic constable na si Jeronimo na sabay nakilala ng batang standby sa kampo. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Medalia. Itutuloy ang counseling sa bata para sa kanyang ikabubuti at para na rin ma-validate kung ano ba ang totoo at hindi sa kanyang mga ikinuwento. Emil Sumangil, GMA News.